Muto ka Kristo. Ha? Muto ka Kristo dili. Tuo koy. Aw, tuo. Ato Kristo. Ano, mana ni tuo ni nga Dios ya kay wagi sa miingon ngaldi sa Dios. Wala po sa miingon nga ako Dios. Wala po sa miingon nga. Basa. Basa. Na ngiyon sa nasa. Kuy basa. Basa ka. Na lagi. Oh basa ka. Magkatot. Ikaw kung balik. Oh, God, God. Oh, sige, 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 sige. So, ayan po mga ka-curious, naging challenge question na ito. At kapag mabasa, babalik na itong kapatid natin na INC sa pagiging katoliko. Once mabasa na sinabi natin Panginoong Jesucristo sa Biblia or mabasa sa Biblia na siya ay Diyos or tunay na pagpatuloy po natin. Hey, Dara! Oh, balik ang katoliko, Brad! The first entry are like, in plain English, si Kristo na mulong. Basa ko na ito. Inong ka, barugi na ang imong gisulti na pag na ay mabasa, magkatoliko ka. Kaya ka na mo, mo imong nga o niya dili, niya dili, tawag ka ng mutuman. Oo, ka na mo gitawag o butanga. Iyan na siya nga. Basa ko na ako. Ato na lang na. Okay, niya. Okay, Aramaic in plain English. English. Sa Gospel of St. John, chapter 10. Verse 7, 9, 11, 7. And 14. Okay. So, gipangitaan mo kuni magbabasa, so mo provide ko karon og mabasa. Okay, niya. Yeah. Kina dinas katoliko, Aramaic first century Aramaic in plain English. O niya. Taas sa mabasa? O niya. Uno, adjis, siete, nuebe, onse, og katorse. Niya. Yeah. Yeah. But then, Yeshua said to them, English na English. Ang tawag ining gibasa is sana kay hindi lang magug ka mapag naa kay mabasa sa Biblia magkatulik na. The original Aramaic New Testament in plain English Glenda David Basher Lulu Publishing House gipublish ni adtong 2007 ISBN 978-1-4357-3694-4 bago lang mo di mas katuliko ah kasi bingon ka mas katuliko na pud ni okay na. Ginagamit niyo mga ministro. Ginagamit niyo mga ministro. Barugi ang imong gisulti pag na ako'y mabasa, magkatoliko ka. Okay niya. Jesus 7:9-11-14. But again, Yeshua said to them, Yeshua referred to Jesus. But again, Yeshua said to them, timeless truth I speak to you. Timeless truth I speak to you. I am the living God, the gate of the flock. Ako ang buhing Diyos, ang pultahan sa mga panahon. Namikat na lang siya, muna nagbata. Nabasa na, so buot ipasabot. Pabuto na ko ang imong pagkatuliko karong panahon na. Pag diri ni mo na po aton, ikaw may nahitabo nga anak kasiyawa. Kaya sumali. Sabi po mga ka-curious, no? So napakalina po sa binasa po ni Brother RJ na may sinabi talaga ng Biblia na ang ating Panginoong Jesucristo ay siya ay Diyos. No? At again, no? Isa po itong naging challenge question ng kapatid natin na INC. Dahil alam naman po natin sa mga kapatid natin na INC na hindi po sila naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. No? Dahil para din sa kanilang strategiya na kailangan mabasa muna word for word para paniwalaan po nila ito. So nabasa po no, sa version no, ng Bible na ito na Aramaic plain English, nabasa po doon na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay tunay na Diyos. So kaya napakalinaw. So tingnan po natin, no? Mag-update po tayo or paki-comment po sa ating comment section kung itong kapatid ba natin ay bumalik na ba sa Katoliko dahil sa kanyang naging challenge question ito. Well, yan po, no? Binigay sa kanya kung anong kanyang hinahanap, nasa sa kanya na po, no? Kung paniwalaan niya ito. But then again, napakarami po, no, sa Biblia na kung ating lang susuriin, no, marami pong binabanggit sa Biblia, may mga talata na pinapakita na talagang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. At yan dapat ang paniniwalaan ng isang tunay na Kristiyano. I'm the living God, the gate of the flock. Ako ang buhing Diyos, ang pultahan sa mga panahon. So yung mga kapatid, no, napakalinaw na nabasa talaga sa talata. No? In Aramaic plain English, yan po ang version no, ng Bible na kung saan makikita talaga word for word na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay tunay na Diyos. Now, ang tanong, kung itong kapatid natin ay paninindigan niya no, ang kanyang sinabi na siya ay babalik sa pagiging katoliko
Dahil nga nabasa na no sa Biblia na sinabi talaga ng ating Panginoong Jesucristo word for word na siya ay tunay na Diyos. So again, ito din po ay maaring isang challenge din no sa mga kapatid natin sa bayang pananampalataya, ano kagaya ng ibang kasamahan pa nila diyan sa Iglesia ni Cristo na hindi naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. No, dahil marami din silang sinusuporta na mga talata na hindi maaaring maging Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Pero alam naman po natin sa ating pananampalatayang Katoliko na sinasabi talaga na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. At marami po tayong patunay na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Diba? Sa papanong paraan po, napakalinaw din po na sinasabi no in John chapter 1 verse 1 na tinutukoy po dito, in the beginning was the Word and the Word was with God. And the Word was God. Wala nang ibang tinutukoy na salita dito maliban sa ating Panginoong Jesucristo. At wala nang ibang tinutukoy na Diyos, no? Na sinasabing the Word was God, ito'y tumutukoy talaga sa ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya isa rin ito sa mga talata na maaari nating gamitin upang patunayan na talagang ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. No, word for word sinasabi dito sa talatang ito, John chapter 1 verse 1 ng salita ay Diyos. At ang salita pong ito, ay again, napakalinaw din po no, in John chapter 1 verse 14, na ang salitang ito, the Word became human. At yan nga po ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo, no? Na siya ay nagkatawang tao, no? For the intention na tubusin po tayo sa ating mga kasalanan. So tanging Diyos lang po ang makakagawa po niyan. At hindi po maaaring maging tao lamang ang ating Panginoong Jesucristo, dahil again, paano mangyayari ng na siya ay nagkatawang tao kung siya po ay tao. Diba? Hindi po maaaring maging magkatawang tao pa ang isang tao dahil tao na po siya in nature. Pero pagdating po dito sa sinasabi sa konteksto na ito, in John chapter 1 verse 14, tinutukoy po dito no, na ang salita ay nagkatawang tao. You see? Napakalinaw mga kapatid no, na ito rin ay tumutukoy sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Because only God no, can make these things happen. At alam naman po natin na sa kapangyarihan ng Diyos ay magagawa ito, mangyayari po ito. Kaya niyang gawin no, ang kanyang sarili na isang tao upang again, no, matugunan at mabigyan ng sagot no, ang ating kailangan, no, lalong-lalo na kailangan sa kaligtasan. So, ito pong nangyari. At isa pa ito sa malinaw na patunay na talagang Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Dagdag pa po dito, no? Sinasabi rin po dito, John chapter 1 verse 18, no one has ever seen God. It is the only Son, God, who is at the Father's side, who has made Him known. You see? So kung sabihin po natin na tao lamang ang ating Panginoong Jesucristo, pero sinasabi dito na walang may nakakita sa Diyos maliban sa anak. You see? Na kung saan nasa tabi ng Diyos Ama. Napakalinaw po mga kapatid na ito'y tumutukoy din sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung tao lamang ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po mangyayari no, ang ganitong sitwasyon na walang may nakakita sa Ama, no, sa Diyos Ama, maliban lamang sa anak. And that's because no, the Son, no, ang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, ay tinutukoy ng talatang ito na tunay na Diyos. Napakalinaw po yan mga kapatid. So ito rin, no, isa sa mga patunay talaga na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. So kung may iba mang interpretasyon yung mga kapatid natin dito sa ibang pananampalataya, well, nasa sa kanila na po yun. Ito pa po, no, sinasabi rin dito, again, madalas na naging debate din po ito, no, ang naging sagot ni Tomas. Okay, John chapter 20 verse 28 to 29. Basahin po natin, and Tomas answered and said unto him, my Lord and my God. Dalawang declaration po dito ang nangyari, no. Pagkakita na nang napatunayan ni Tomas, sinabi sa ating Panginoong Jesucristo, my Lord and my God. No? Lord as Master and my God. Napakaklaro na tinuturing niya ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos. At kahit basahin mo man no, ang buong talatang ito, no, ang buong chapter na ito in John chapter 20, wala po tayong makita dito na sinaway po si Tomas ng ating Panginoong Jesucristo na Tomas, mali ang sinasabi mo na, hindi, na ako'y Diyos. Never po na mababanggit yan sa talata. Never po na mabasa yan sa Biblia. Again, this is also a confirmation na yung sinabi ni Tomas, yung declaration ni Tomas na my Lord and my God na sinasabi sa ating Panginoong Jesucristo ay totoo.
At yan talaga, no, ang nature ng ating Panginoong Jesucristo. Isa rin po yan sa napakalinaw na katibayan ng ating Panginoong Jesucristo, talaga ay tunay na Diyos. So, again, no, naging debate din ito ng mga kapatid natin na debater, no, sa Iglesia ni Cristo. Well, ang alibay po nila dito ay nagkamali si Tomas. Pero kung titingnan po natin, that is just only based on their own interpretation. Dahil never naman po na sinabi sa Biblia na nagkamali si Tomas. At kahit pagbasihan man po natin ang mga sinasabi po ng mga Bible scholar, naku po, they confirm, no, that the declaration of Tomas, no, na my Lord and my God, really, no, refers to Jesus Christ as true God. So napakalinaw po yan, mga kapatid. Sunod po dito, no, again, no, dito din po sa aklat ni Titus chapter 2 verse 13, sinasabi niya dito, we wait for the blessed hope of the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. You see, marami po sa nakasulat talaga sa Biblia na binabanggit that our Lord Jesus Christ, no, that Jesus Christ, no, is God Himself. Napakalinaw po yan na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. So ayan po, mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na mabigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid, inaniyahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dennis Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid. Si Bayong pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Rodeo et Ecclesia.